programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagsimula ang lahat na malaman ni Jeffrey na nag-run out sa kanilang lugar. Napakadilim ng bahay noon, alas 6 na ng gabi. Kumakapa siya sa dilim dahil hindi niya makita ang flashlight. Habang kinakapa niyang paligid, may narinig siyang naglalakad ng mabigat sa labas ng kanyang kwarto. Dahil ang pito ng kanyang kwarto ay nakabukas, rinig niya ang mabalakas na hayabag. Madali-dali siyang nagmadali at kinakabang hinanap agad ang flashlight. Nang mapansin niyang nakakapa na niya ang flashlight, mabilis itong hinawakan at pinilit na i-on, mangisay-ngisay pa siya bago ito ma-on at itinutok sa pinto ng kanyang kwarto. Nakita niyang merong dumaang na naglaho. Lalo siyang hindi nakaimik at lalo siyang kinabahan. Bumubutil-butil ang pawis na malamig sa kanyang noo. Kitang-kita ang takot sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang tumayo ng kanyang kama at tinignan kung sino ang nasa gitna ng kanyang matang naglalakad. Nakita niya ang anino nito, ang anino ng buwan. Naglalakad ito palabas. Lalo siyang kinabahan. Sa hindi malamang dahilan, mabilis ang tumakbo palabas ng kanilang bahay. Binilisan niya, kahit narinig niyang parang humahabol ito sa kanya, binilisan niya ang lakad at nang makarating siya sa labas ng gate, ay nakaramdam siya ng tila gumaan ng kanyang pakiramdam. Hingal ang kanyang naramdaman at takot. Pero mas lalo siyang kinabahan nang makita niya ang kanilang bintana sa itaas. Isang lalaking nakaitim ang tila nakatanaw sa kanya. Takot na takot ito. Kinilabutan siya. Pero mas lalo siyang nangilabot nang makita niyang napakaitim nito. Pula ang mata at napakakintab at napakaputi ng mga ipin nitong nakangiti at nakangisi sa kanya. Agad siyang napatakbo palayo sa kanilang bahay. Hinantay niya ang kanyang mga magulang at kapatid sa labas ng kanilang bahay sa sobrang takot.